At ang apoy ng Panginoon, it is the response of God to Elijah's prayer that consumed the offering of Elijah. Naalala niyo yung sa Mount Carmel, nag-alay si Elijah ng baka at hinimay-himay niya at ito ay tinanggap ng Lord sa pamagitan ng apoy. But in the New Testament, fire is a cleansing agent, described as problems, trials, testing of faith, and tribulation. Pinapadala ng Lord, minsan inaalaw ng Lord, amen, God allows problems, trials, testings, and tribulation for His children to be purified, to be cleansed from sins and impurities and attitudes that is not in line with the Word of God. Inahayaan po ng Lord yun para malinis po tayo, amen, sa lahat ng ating mga karumihan. Amen. All the children of God pass through this process which the Bible calls sanctification. Gusto ng Lord, mga kapatid, na tayo i-dedicate po natin ating pong buhay sa Kanya. 1 Thessalonians 5, verse 23. The very God of peace sanctify you wholly. And I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. So gusto ng Lord na ihanda po natin ating pong buhay na katanggap-tanggap sa Kanya, blameless. Grabe ano, that your spirit, soul, and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Amen. Basahin din po natin, mga kapatid, ang 1 Thessalonians 3, verse 13. Tignan po natin ang sinasabi ng salita ng Lord. To the end, He may establish your hearts unblameable in holiness before God, even our Father, at the coming of our Lord Jesus Christ with all His saints. Meron pa po, mga kapatid, sa 1 Corinthians 6, verse 11, and such were some of you, but you are sanctified, but you are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of God, of our God. So nung tayo po'y lumapit kay Lord, tayo po'y pinatawad sa ating mga kasalanan, nilinis, mga kapatid, at tayo po'y justified. Pagkatapos, meron pong proseso pa sa mga Kristiyano na gusto ng Lord na mangyari sa atin, and this is sanctification. Dito po ginagawa ng Lord na hinahayaan niya na maraming mga pagsubok, marami po mga trials and persecution na natatanggap ang kanyang mga anak para po masanctify ang kanilang buhay.